Yan. Hey guys, what's up? I'm Coach Nick Manjares at today, meron na naman tayong bagong vlog. Ayan. So guys, isishare ko sa inyo kung bakit maraming gustong maging isang YouTuber, okay? Maging isang vlogger. Ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit kami desidido dito sa gantong trabaho? Okay guys, so yun, uumpisa na natin. Yung number one, ito yung mga base sa experience ko. Ah. Siyempre, yung mga nakikita ko rin sa mga sumikat na YouTuber. Okay, siyempre, number one, kasi kailangan para maging successful na YouTuber ka, huwag mong unahin yung pera. Okay? So, enjoyin mo muna to, ilabas mo muna yung passion mo. Kunwari, ano ba yung content mo? Tungkol ba to sa pag-e-exercise? So, gumawa ka ng mga tutorial ng exercise. Kung magaling kang magluto, gumawa ka ng mga content na about sa pagluluto. Kung ikaw naman ay para kang si Dora, traveler ka, mahilig kang mag-travel dito sa Pilipinas or sa iba't ibang bansa, gusto mo i-share yung mga experience mo, gumawa ka ng travel vlog. Okay, kung ikaw naman ay komedyante, gumawa ka ng mga funniest video. Marami rin, mabenta rin yung mga funniest video kasi yung mga tao stress na, so gusto nila maging masaya, gusto nila yung mahatak yung positivity, yung magiging masaya yung araw nila. So yun, marami pang content na pwede kang gawin na I'm sure na mag-i-enjoy ka kasi mailalabas mo yung syempre pag nailalabas mo na yung passion mo, syempre naghihirap ka na rin, nag-i-invest ka na rin, pwede ka nang kumita. Okay, sa YouTube hindi peso yung kitaan dito, kundi dollars, okay? So, para medyo mas ganahan kayo, yung mga nanonood nito, pwede kang kumita at least 25,000 to 30,000 kapag ka ikaw ay merong 1 million views sa YouTube. So, imagine kapag ka merong kang 5 video na nag-trend ng million views, meron ka ng 125,000. Basta pwede kang kumita talaga ng million sa YouTube sa loob ng isang buwan kung ikaw ay talagang sikat na YouTuber. So, yun nga, para yung iba nga, yung mga video nila parang humihiga na sila sa pere. Siyempre, ikaw ay nagwo-work from home or hindi lang work from home, kahit nasa ang lugar ka, basta't meron kang internet. Ayan, katulad ng ginagawa ko ngayon, kahit na nasa labas ako, nagagawa ko yung trabaho ko basta't meron lang akong internet. So, yun, sobrang maganda dahil hindi ka nai-stress, kailangan mo bang mag-punch in ng time card, maganon, meron kang mga boss na nagbabantay sa mga ginagawa mo. So, dito, malaya ka. Tsaka sa pagbablog, guys, hindi mo kailangan ng uniform, okay? Hindi mo kailangan ng uniform, pero kung gusto mo na parang bumagay sa content mo, pwede ka naman magsuot ng mga costume mo. Depende kung ano yung content na gagawin mo, di ba? Mamaya, nakapangluto ka, nakapang chef ka, tapos yung content mo pala is iba, di ba? Wag, dapat, kailangan kung ano yung content na ginagawa mo, akma rin yung susuotin mo. Okay? So, tapos, ang pinakamahalaga dito, hindi ka masyadong matatrapik, di ba? Sa isang empleyado, meron kang isang oras na paghahanda para lang pumasok ka sa trabaho. 'Di ba? Nakakahasil yung ganun, gigising ka ng maaga, tapos wala ka pang masakyan na jeep. Pag sumakay ka naman ngayon dahil maraming tao, doble-doble yung sakay mo, so nadodoble rin yung pamasahe mo, nadodoble yung pagod mo, nadodoble yung gutom mo. So, yun ang maganda kapag ka sa social media ka lang nagtatrabaho. Anytime pa, basta't sipagin ka lang, minsan kahit tinatamad ka, huwag kang mag-vlog, 'di ba? Basta't nagte-trending naman yung videos mo. So, hawak mo. Time and financial freedom yun ang pinaka. Pagiging YouTuber, ito yung pinakamasarap, guys. Ito yung hindi matutumbasan ng pera. Yung, alam mo, yung paghanga ng tao sa'yo, yung respeto, yung moral mo tumataas, di ba? Yung kagaya ko, pagka gumagawa ko ng mga vlog sa mga estudyante, sa mga school, alam mo yun, yung kahit malayo ka palang, pagka palapit ka na, yung mag-hi hello na sila sa'yo, yung iba papalakpak pa, yung iba bibiro ka, uy, photograph naman. Yun yung pinakamasarap kapag ka member ka, pagka YouTuber ka na, kasi nakikilala ka ng tao, eh. Alam mo yun, yung version na gusto mong makita nila, yung version ng sarili mo na sasalamin sa kanila, yun yung pinaka the best talaga dito. Syempre lahat tayo gusto kumita ng malaki, gustong yumaman, gustong sumikat,
Pero laging inyong tatandaan, guys, ang pinakamahalaga talaga sa pagiging isang YouTuber para maging successful ka is YouTube broadcast yourself. So ipakita mo talaga yung kung sino ka, kung ano yung galing na meron ka. Kasi doon ka nila mamahalin. Huwag mong i-fake yung sarili mo. Kasi yung, di ba, yung nag-a-idol ka ng iba, gagayahin mo sila, yung ganun, doon ka makikilala sa panggagaya mo. Wag, mas maganda kung makilala ka doon sa sarili mong version. Yun nga, ipakita mo kung ano yung passion mo, ano yung nasa puso mo, ano yung pangarap mo. Yun yung magdadala sa'yo sa tagumpay mo. Okay? Yeah, guys, sa lahat ng mga YouTuber, sa lahat ng mga followers ko sa YouTube, sana may natutunan na naman kayo dito sa video na ginawa ko. I-share nyo to sa iba nyong mga kakilala. Sabihan nyo sila, huwag silang magmadali sa YouTube. Intayin nyo lang kasi para yung prutas, para yung seed na magtanim ka ngayon, tapos aanihin mo rin yung resulta niyan pagdating ng araw. Okay? So mas masarap kung pinagpaguran mo talaga yung isang bagay bago mo maabot yung tagumpay mo. Okay? So, kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, please comment down below. Please like, share, and ring the notification bell once na nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Keep safe everyone, and God bless sa inyong lahat. Bye guys!